daw na iaangat nga eh. Sagot naman natin siya, yeah. Di ba? Paano hindi ma-attach o ma-inlove ng todo sa babae pero nandun pa rin yung love? Ha? Paano hindi ma-attach o ma-inlove ng todo sa babae pero nandun pa rin yung love mo? Mm. Pa rin yung love mo. Ano lang, bigyan mo lang siya ng security siguro. Huwag mo siyang i-prioritize. Sila laki nga, paano hindi ma-attach sila laki? Sila laki. Tanong ni Jai. Kaya nagka-girlfriend ka, paano hindi ma-attach ng todo? Sa pero babae. Nandun pa rin yung love, ha? Mm-hmm. O siguro care. Love and care to, parang ganun. Ako, sa akin, huwag mo siya i-prioritize. Kasi pag pinrioritize mo yung tao, pinaikot mo yung mundo mo sa kanya, hindi mo maiwasang, ma-inlove ka na talaga sa kanya. Mm-hmm. Naikot na yung mundo mo. Mafa-fuck up ngayon yung mundo nyo pareho. Mm-hmm. Diba? Tingin ko so dapat, responsibilities ano, first. O sa tingin ko dapat meron kang ginagawang mas importante kaysa dun sa chick. Yeah. Oh, may bigger picture. Oh, mas bigger siya na. Oh, kasi love mo pa din 'yun eh. Kahit oo naman. Love mo pa rin siya pero mas malupit 'tong ginagawa ko dito. Tulungan mo lang ako dito, di ba? Kumbaga feel good na mag-date tayo. Pero may kinabukasan tayong kailangan ayusin. Mm-hmm. Kailangan akong magtrabaho ngayon. Parang yung mga ganung basic lang naman na. Mm-hmm. Na hindi ako, siya yung priority mo pero love mo pa rin naman siya syempre, di ba? Ako the way ko tingnan, siguro ganito 'yung tingnan. Mm-hmm. Parang okay, may ginagawa akong malaking shit dito. Pero kailangan ko ng pang day off ko eh. So siya kung yun. Titignan mo na ganun ang ano ni babae nang malalapag niya, ikaw ang day off ko. Tama. Kasi diba, kailangan mo talaga ng day off eh, di ba? Yeah. Hindi kahit hindi buong araw, kahit basta pag umuwi ka lang, parang day off siya sa gera mo ba? Mm-hmm. Para makagera ka ulit. So kung ganun mo tignan yung ka-relationship mo, mas maganda yung hindi yung kakalabasan, di ba? Sobrang attachment. Baga siya yung, di yung ano mo, spa. Pagkagising mo pa lang, oh, kumain ka na ba ng breakfast? Ganun, wala na. Tapos na. Kasi yung iba lamang nasa ganun eh. Oo, oh, masyado nang masyado silang nasa bahay lang. Romance na eh, no? Yeah. All romance. So, hindi pwede. So, bagay, pag ginawa mo naman siyang priority, ituturo rin niya sa'yo kung ba't dapat mo siyang hindi. Huwag gawing priority. Yeah. Sasakit yung ulo mo. Siya magtuturo sa'yo nun eh. Turo ko rin sa'yo. Ano mo gawing priority. Oh, pag priority mo yung babae, tol. Ako para sa idol, tatlong P lang yun eh. Para ang ano, tatlong P, ano tong tatlong P? Tatlong P yung guide mo sa ganun. Para hindi ka maligaw ba? Kung may ka-relationship ka, right? Okay. Sa tingin ko, ang tatlong P, ha, tingnan mo doon ha. I-priority mo yung purpose na binigay ng Panginoon. ako lang nakapagsabi nun sa buong mundo. Gawin mong priority yung purpose na binigay sa'yo ng Panginoon. Tatlong P. Capital P. Capital P. Amen. Next. Koy, natanong, D2P. Koy. D2P. Dalawa lang yung P mo. 2P. Ano ang dapat iwasan o ano ang dapat iwasan at mga nakakalason sa utak dito sa internet at sa real world? Internet? At sa real world. Madami. Like, tanong ni Black Sheep. Dami. No. Pero maiiwasan ba? Pero Black Sheep siya. Maiiwasan ba? Uh-huh. Yung mga shit sa internet. Kaya sa internet mo tayo, maiiwasan mo ba? Pwede kung Google. Pwede kung hindi ka mag-internet. Kahit yun nga eh. Alangang hindi. Oh. Ayaw nga. Feeling ko aralin mo na lang paano hindi ka ma- ayusin mo na lang yung algorithm ng internet ng phone mo. Tol, kahit nga sa akin, ayos na, may sumusulpot. Hindi, minsan nga. Pero as, diba? Kumbaga, as much as possible, sa tingin ko maging intentional ka na sa pag-browse mo sa internet. Oo, ganun. Oo. Okay. Pero kung lumusot pa rin, kumbaga, sa tingin ko ang ayusin mo dun yung disiplina mo na hindi ka ma-hook dun sa mga... Kung paano ka mag-social media. Nakaka-hook din talaga eh. Uh-huh. Kasi ako, tol, grabe na ang disiplina ko sa phone ha, pero na-hook pa rin ako. Yung screen time mo, no? Oo, na-hook pa rin ako ha. Kaya minsan naiisip ko, paano pa yung taong walang disiplina? Yung taong walang ginagawa? Yun ang mas mahirap. Kasi grabe tayo mahalaki ng empire na inaasikaso natin. Like, importante yung bawat minutes natin. Pero mamaya, nagpapa-memes ka pa rin. Memes pa rin kayo. Holy shit. Bilang maano ka, dapat di ko ginagawa ito. Yeah. Eh, paano yung walang ginagawang tao? Mas mahirap yun. Sipin mo ilang hours talaga siya nag-i-scroll. Huwag kayo magpalagay ng Wi-Fi. No? Or damihan mo yung ginagawa mo. Balik ka sa Nokia. Pwede kang mag-ganong bobo time, pero damihan mo muna yung gagawin mo, kumbaga. Ako, alam mo, tol, kailangan din yung bobo time eh. Oo oh, naman. Gawin na lang nilang reward yun. Oo, pag nagawa mo muna yung mga dapat magawa. Dapat mong magawa. Chill time na. Oh, chill time to. Punta ka na sa mga memes. Pero damihan mo muna yung gagawin. Attack na sa memes. Let's go. Send bawi, na sa bawi. Paano naman nila maiiwasan sa real world, tol? Kasi may tanong. Oh, real world.
Meron. Sa tingin ko, environment. Piliin niya yung nakakasama niya. Nakakasama niya. Yung group niya. Talaga malaking ano yun, tol. Kung sino yung nakakasama. Nakakasama at nakakausap niya. Sali ka sa 2JE para makasama mo kami. Kung wala pa kayong maayos na crowd or environment ngayon, tumuto ka na lang sa phone mo, maghanap ka ng crew o group, o parang yan, 2JE, kumahanap ka ng crew na active na pwede mong kausapin dun sa internet kesa makisalamuha ka sa hood nyo. DM nyo si Ari Gov. Kung hindi mo pa gusto yung neighborhood mo, huwag ka na makisalamuha dun sa internet ka na lang. Message nyo si Ari Gov. Buti nga ganun ngayon eh, no? May pwede ka nang makausap na... Siyo, parang nung unang grupuhan. Pwede pa kayo mag-meetup eh. Nung unang panahon, GM-GM lang tol eh. Hindi, ano lang. Palipad agila lang, di ba? Tawag sa landline. Oo, mga ganun. Walang group chat. Kaya punta ka na kabayo. Yun, walang group chat kasi dati. Kasi sabihin mo, may mga GC nga title na may billionaires dun sa loob eh. Totoo. Di ba? Like, totoo. Isip mo, dati hindi ka pakapansinin ng billionaire. Magkakasama. Di ba bibigyan ng advice sa'yo? Magkakasama kayo sa isang ano, no? Tinitake for granted na nila yung GCs, yung internet eh. Na isipin mo, may access ka sa mga ganyang tao na... Yun, nagna-network down din yung mga yung tol. Isipin mo yun, oo. Isipin mo, billionaires na yun. Nagna-network down pa rin para sa inyo. Totoo. So, isipin mo, may access ka sa mga ganyang tao tapos di mo ginagamit. Di ba? Sayang, sayang. Nasa groups ka lang ng mga memes. Yun, ganun. Para maiwasan mo. Para maiwasan mo, maghanap ka ng gagawin mo. O, para maiwasan mo yung mga environment na ayaw mo, maghanap ka ng environment na pupuntahan mo. Kasi ibang tao nasa isip, iwas lang eh. Hindi pwedeng iwas, di ba? May counter. Dapat may counter. Naging diba? Introvert na, no? Oo, umiwas lang siya nang umiwas, no? Pero alam mo to, ang hindi marunong na ang nalilito ang mga tao pag sinasabi natin na ganyan na, hanap ka ng grupo na gusto mo na maayos. Sila naman, ang lagi nilang nakukuha ang tanong sa akin na parang, paano umasok dyan? Nahihirapan kaming pumasok sa isang grupo na gusto kong pasukan. Hindi nila alam. Hindi about sa ganun. Like, yung iba, right? Hindi nila alam paano... Yun, pumasok sa isang circle na medyo sarado. Diba? Yun, hindi ka alam. Kasi minsan, ako para sa akin, kung gusto mong pumasok sa isang circle na sarado, kailangan may malapag kang value sa kanila. At dapat hindi nila masyadong makutuban na ikaw may pakay. May pakay, Oo, diba? Babalik pa rin sa sarili niya, tol. May pakay ka talaga, like, pero hindi niya... maramdaman ng circle na yun na may pakay ka talaga. Correct. Kung wala ka mang value, tamang etiquette na lang. Na, nandito ako, pakilala ka, ganun. Kung may kailangan kayo, ito yung matutulong ko. Wala ka pang value. At marami kang klaseng value na pwedeng malapag. Eh. Kunyari, physical na value. Kunyari, ikaw yung magdadala ng alak sa panahon na yun. Magdadala ng speakers. Right. Ano man, di ba? Yun yung pag wala pang ibang maano, ha? Yun yung para, ayun yung mga value yung maaano may. Maka-contribute mo. Contribute. Kahit nga hindi physical to, eh. Ikaw yung mag-offer nung, hindi, yun nga yung pinaka basic. Bare minimum. Bare minimum. Magdala ka ng something, di ba? Parang ganun, So, ngayon naman, pwede rin naman. Gusto mo, ikaw yung, may ganung rapper eh, yung para lahat ng tropa niya kailangan may silbi. Meron silang isang tropa na talagang walang silbi. Binigyan nila ng silbi. Siya yung taga-charge, taga-charge ng lahat ng cellphone. Pag may lobat na cellphone, siya yung magcha-charge. O di walang nalulobat sa tropa nila. Gets mo parang basic lang pero lahat may ano. May gagawin. Lahat may purpose Kung makasanayan mo na ganun ka mag-isip na lahat bibigyan mo ng purpose. Hindi, di ba? Ganda ng takbo ng buhay mo. So yung pinaka... Kaya yung iba rin tol, hindi makapasok. Di rin nila alam yung purpose nila. Pero maganda nga makapasok ka para malaman mo. Di, kunyari nga walang-wala ka pa nga. So, yun nga, doon ka magsisimula. Kunyari, yun nga, magsisimula ka, physical zero. Yung dala mo. Dala ka kung anong kailangan ng grupong yun. Di ba? Pwede yun nga, taga-charge. O physical yun siya na, ako taga-charge nyo, ako nang ganyan. O ako nang magdadala ng alak dyan. O ako nang kailangan mo ng ride, ako nang bahala dyan. Di ba? May, ano ka. Or, next na level naman, yung... emotional value mo na malalapag. Let's say presence lang ng security. Masarap ka lang kasama. Si D2P yan. Parang perfect example. Masarap kang kasama. Kahit hindi siya magsalita. Kumbaga, nakukomportable sila na kasama ka. Palangiti ka or ganyan. Like mag-aani vibe mo. Nag-i-interact ka. Good energy ka lang. Good energy ka. At pwede rin naman, ano tol, yung... seamless ka kasama. Pwede rin yung laman ng mental mo. Kunyari, may alam ka na kailangan nila. Di ba? Nag-guess mo na pwede mong maano sa kanila. Ayun, may alam ako. Di ba? Kasi napansin ko yun, may mga ganun nakikipagkaibigan sa akin na dahil may alam lang ako. Na hindi nila alam. Yun. Minsan naman, gusto lang nila akong kasama. Ang mas hindi ko na ginagawa ngayon is yung physical. Yung kasi kaya ko na mag-provide nung sa emotional at yung sa laman ng utak ko. Hindi na bare minimum. Hindi na bare minimum. Pero
Pero may diskarte pa rin kung bare minimum lang yung maaambag mo. Iambag mo na rin, di ba? O halimbawa, wala ka pang alam, pero malaki kang lalaki, halimbawa. O iambag mo na parang ikaw yung, ano tawag doon, bouncer. O ikaw yung parang, ikaw ang muscle ng grupo. Pag nandiyan ka, kahit di ka nagsasalita, pag may lalapit, alam nilang, yun si ano, papalagyan. Di ba? O yun palang, laki ng ano ambag mo eh. Yeah. Di ba? Yung sa, meron akong tropa dati, tol, wala rin siyang pera talaga, tol eh. Wala. Pero pag lalapag siya ng party, magdadala lang siya ng gitara. Oh, di ba? Na siya yung magpapasaya ng crowd. Yeah. Meron nga ganun lang. John Mayer na kayo. Siya lang yung magiging joker sa inuman. Oh, may dala kang jokes, di ba? Ang bad trip nun yung wala ka talagang dalay, no? Burahot na burahot ka dun sa party. Ang yosi ka pa ng puta. Taas ka pa magpulutan. Oo, mahihingi ng yosi. Lock na puta naman eh. Alak na alak. Di mo na kami napatawa. O, nang hingi ka pa. Mabilis pa ng yosi. Mabilis pa mautusan yan, no? Di pa mautusan. Oo, inubos mo yung pulutan dyan. Mabilis uminom. Ganun talaga yun. Galing makiramdam, ah. May mga taong ganun. Lahat ng birthday, nandun siya. Kahit hindi invited, di ba? Ito nandito na naman, oh. Pero pansin mo, tol, yung mga ganun taong ugali, madalas, may barkada rin silang, ganun sila lahat. Mm. Oo nga. Kasi yung mga taong ayaw ng ganun yung ugali, para tayo. Tayo tuloy yung magkakasama. Feather talaga. Na very aware lagi sa mga sarili na kailangan may maambag kami dito. Ano, hindi wala, di ba? Parang ganun. Pansinin mo ganun, di ba? Pag mga buraot, magkakasama sila. Enjoy pa nga sila magburaotan eh. Parang, sinong pinsa ka buraot dito? Di ba? Na isa kang katawa hapon, no? Mayroon.